DDS mga kaibigan, Davao del Sur. Sinalubong po ng mainit si Vice President Lenny Robredo sa kanyang pagpunta ron ngayong araw. Sa kabila na yung pong kanyang sinasakyang eroplano ay ayaw payagan na makalapag ho doon sa airport ng Davao. Lumabas po ang mga mamamayan. Eh bueno, mga kaibigan, unahin ho natin itong Davao del Sur, ha? Na ika nga po ay mainit na sinalubong doon sa kanyang pagtungo si Vice President Lenny Robredo sa kanyang pagbisita, ano ho? Maging sa provincial capital, sa Kapitolyo po ng Davao del Sur. At kabilang sa mga nagpahayag ng suporta sa kanya ay itong si Davao del Sur Governor Mark Douglas Cagas IV at mga provincial official, local government officials mula po sa iba't ibang bayan ng probinsya at mga empleyado ng probinsya ng lalawigan ng Davao del Sur. Mula po sa Kapitolyo, si Robredo ay sinamahan po ng Kalinaw Davao, ang Davao Region People's Rally. Sinasabi po na umabot sa 6,000 katao ang dumalo sa maagang rally na ginanap sa isang close auditorium ba yan, mga kaibigan, kung saan idinaos itong rally kanina ni Vice President Robredo. At siya po'y nagpasalamat sa lahat ng nagsakripisyo para dumalo doon po sa kanyang rally. Sabi niya, hindi niyo po alam kung gaano kami nasisiyahan na alam namin dito sa Davao Region may mga kasama kami sa laban na ito. Hindi nila akalain nasa Davao. Kaya si Indaya Sara, yun na pinagbawal ang motorcade at saka caravan, mga kaibigan. Kasi mapapahiya sila. Ito'y malaking sampal, mga kaibigan, sa kanilang pagmumuka ng mga Duterte. At dito, sa isinagawang rally na ito, maaga eh. Ang agang napuno nung venue, mga kaibigan. Bakit si Vice President Robredo, pag nagsasalita, nakikinig yung tao? Hindi katulad doon sa kanila, maalis na yung tao. Nilalak yung pinto eh, para hindi makalabas eh. Yung mga tao, nagsampahan na sa bakod eh. Nagpatong-patong yung mga tao, ginawan tuntungan yung kapwa-tao nila. Eh mukhang hindi na sila masaya eh. Malungkot eh. Malungkot na nagsisialisan pag nagsasalita na si Narcos Jr. eh. Mga kaibigan, walang kalatoy-latoy kasi, walang kabuluhan ng mga sinasabi eh. Hindi marunong magsalita eh. Nanloloko lang eh, kung ano lang ang lumabas sa bibig nila, mga kaibigan. Kaya yung mga tao, malulungkot, ha? Isang malaking kalupitan para sa mga audience na pakinggan sila. Naging malupit eh, ha? Isang malaking kalupitan na mapakinggan sila ng mga tao, kaya nag-uuwian. Ang payo ko naman sa kanila, kung di na kayo masaya, bukas pa pintuan para kayo lumipat dito sa kampo ni Vice President Robredo at hindi kayo magkakamali. Diyan nakikipagsapalaran kayo para kayong namamana sa dilim diyan. Hindi nyo alam ang mga pinagsasabi ninyo tungkol sa martial law. Hindi nyo rin alam kung ano ang sinasabing panloloko para baguhin ang kasaysayan, para pagandahin ang kanilang imahe mula sa imaheng nalalaman ng buong mundo, ha?
recognize sa buong mundo, magnanakaw ang mga Marcos. Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Alam nyo dyan, noong 2016 sa Davao Region, natalo dyan si Vice President Lenny Robredo pero ang Office of the Vice President ay noong 2019 noong Lumindol at dyan po ay nagkaroon dito nga sa bansa natin ng COVID-19 pandemic, hindi ba? 2019. Kabilang yan sa mga nilingap ng Office of the Vice President sa kabila, natalo dyan si Vice President Robredo. Kasi nga po, hindi naman siya namimili Hindi ba? Hindi siya namimili. Yun ang talagang public service. Pagkatapos ng eleksyon, ibinoto ka man at hindi ka ibinoto, obligasyon ng isang public official na paglingkuran mo ng pare-parehas ang mga mamamayan. Hindi ba? Regardless kung sila'y bumoto sa'yo o hindi. Pantay lang dapat ang pagtingin mo kasi ganyan ang batas. 'Di ba? Ang batas ay nililikhayan para sa lahat. 'Yun ang essence ng public service. Ang eleksyon, pagpili lang 'yan ng gusto mong manungkulan sa anumang posisyon. Ha? Pero pagkatapos ng eleksyon, kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin sa mga mamamayan. Kasi hindi ka man nila ibinoto, hindi naman nawawala yung kanilang pagiging mamamayan, bilang mamamayang Pilipino. Kaya si Vice President Lenny Robredo, wala sa kanya yun. Hindi politika, para sa kanya ang gampanan ang kanyang tungkulin. Hindi ho ba? Kaya ang daming mga lugar, hindi naman siya nanalo. Pero di ba yung sa Cagayan lang yung si Mayor Antonino ba yon? O Antonio? Mayor Antonio o Antonino, mga kaibigan, yung babae na bata pa, nagulat siya nung tinulungan sila ni Vice President Lenny Robredo, ang kauna-unahang tumugon sa pagtulong sa kanila nung sinalanta sila ng bagyo at bumaha. Mga kaibigan, maraming sinira sa Cagayan. Nagulat siya. Kasi hindi naman niya kilala rin si Vice President Lenny Robredo. Biglang-bigla, akalain ninyo, kinontak sila. Mga kaibigan, nakatakda rin bumisita, siguro, kundi ngayon, hindi ko malaman kung bukas ito, sa Tagum, Davao del Norte, si Vice President Lenny Robredo para makipagkita doon sa Governor ng Davao del Norte na si Governor Edwin Jubahib. Ang kanyang magiging huling lugar na pupuntahan dyan po sa rehiyon na yan. Kita ninyo, ito sabi nga niya unexpected blessing ito. Itong paglipat ni Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez at ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib, mga kaibigan. Pinasalamatan sila ni Vice President Lenny Robredo at tinawag na yung kanilang endorsement na isang hindi inaasahang biyaya at kailangan na ika nga po magpapalakas sa kanyang kampanya. Sabi niya, malaki po yung naitutulong sa amin yung support ni Speaker Alvarez at ni Governor, considering na dito talaga kami may kahinaan sa South. Di ba, Southern Philippines yan, yung Mindanao.
mga kaibigan. Noong umpisa po, sabi ni Vice President Robredo, wala kaming expectations nila inaasahan sa mga local candidates na tutulungan sila dahil matandaan ninyo nung COVID-19 nga eh. Yung mga, yung pandemic, hindi ba? Yung kasagsagan talaga ng pandemic, 2 taon yan. Walang may gustong makipag-cooperate eh. Iilan-ilan eh. Sa mga LGU, sa Office of the Vice President para kanilang maisulong yung kanilang mga programa on their own. Yung ginagawa nilang project, walang gustong makipagtulungan sa kanila sapagkat natatakot baka mawalan sila ng pondo, di ba? Putulan nyo, isara yung gripo nila, ni digong nyo, nitong malupit na namumuno ngayon sa ating bansa, mga kaibigan. Kaya hindi niya inaasahan. Ang sabi niya, noong umpisa po, wala kaming expectations sa mga local candidates na tulungan kami because of the political terrain also. Yung political terrain, yun yung ibig sabihin eh, ang nakikilala lang dyan, yung mga taga Mindanao din, lalo na ang nakaupo ngayon, nagmula sa Mindanao, hindi ba? Si Digong nyo. Yun yung tinutukoy niyang political terrain. So, pag may local candidate po na in the stature of our speaker and the governor, sobrang malaking bagay for us. Ituloy ho natin itong sinasabi nila Alvarez ni Governor Jubahib, mga kaibigan. Ang sabi ho ni Governor Jubahib, ito, pinakinggan po natin ang boses ng mga tao at ng mga leader ng Davao del Norte. Sa 2 presidential balls na nangunguna sa kahit anong survey, pinili po nating suportahan si Vice President Lenny Robredo dahil kagaya ni Senator Lacson, wala pong bahid ng korupsyon ang kanyang paninilbihan noon pa man at hanggang ngayon. Big sabihin eh, welcome itong development na ito kasi ang iniisip ng lahat, corruption eh. Pagka pumanig ka kay Narcos at kay Indaya, mga kaibigan, eh corrupt ka. Di ba? Yun lang ang ibig sabihin nun eh. Ang liwaliwanag na niyan eh, mga kaibigan eh. Wala nang ibang ibig sabihin yun. Gusto mo rin makapagnakaw. Yun na nga ang napakahirap gawin. Yung paglipat ng suporta kay Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan. Dahil ang laki ng isasakripisyo mo. Kung dati eh, hindi ka mang corrupt, eh gusto mo eh napapaburang ka lagi ng nakaupong administrasyon dahil kasali ka, mga kaibigan. Eh unang magagalit niyan, di ba tayo? Yun ang dahilan kung bakit tayo nagbago, 6 na buwan pa lang, nakaupo itong si Digong nyo, mga kaibigan, nahalata ko na eh, hindi totoo eh. Hindi ho ba, mga kaibigan, magagalit ka na eh. Pag upo, inilagay mga magnanakaw. Ha? Kaya nawalan tayo ng gana, hindi ho ba? Mabuti na yung maaga, tumalikod ka sa masama. Huwag ka sasama dyan sa mga masama. Huwag mong nagkaroon na tayo ng leksyong kay Marcos eh, mga kaibigan eh, sa mga Marcos eh. Di ba? Ngayon, ang sabi nito si Alvarez na ito dating kaalyado nga, di ba? Gumastos pa ito kay Duterte, mga kaibigan eh. Pero ano ginawa? Ano na pala niya? Binaboy siya, di ba? Para siyang basahan na sinibak, ha? Ipinalit sa kanya sino? Si Gloria Mandurugas, mga kaibigan.
Walang kakampi-kampi itong si Duterte. Ha? Tandaan ninyo yan. Ang alam na language nito, pera. Mga kaibigan. At saka China. Di ba? Oh, dahil si Gloria, pro-China. Marcos, pro-China. Nakikwento ko ba sa inyo? Yung lider-lidera nung araw sa loyalist na isa dyan, eh, si Ding Diaz, di ba? Nakatagpo namin eh, 3 years before election ng 2016, di 2013 yun. O hindi sinasadya, nasalubong namin sa isang food chain. Kakain kami ni Peter, kasama ko pa si Peter, galing kami sa istasyon. O nakaupurong, kumakain, binati ako, ganda pa ng suot. Kaya alam, pawis na pawis, duda ako eh. Mukhang nakatira eh. Mga kaibigan, ha? Sipin mo, ganda ng suot mo, pawis na pawis ka, air condition yung Jollibee, mga kaibigan. Ay, pagkatapos eh, sabi sa akin eh, sino bang presidente, ano? Ha? Presidente? Kako si Duterte. Oh, patakbuhin niyo si Bongbong Marcos na vice president doon kay Duterte. Hindi pa tatakbo si Duterte noon, di ba? Oh. Nagulat siya nung sinabi ko, hindi siya makapaniwala kasi wala pang ang nagsasabi ng Duterte. Ako pa lang, mga kaibigan. Ako umimbento niyan eh. Yan Duterte dito sa Maynila. Ewan ko kung plano nila sa probinsya yan. Pero dito sa Maynila, ako unang-unang nagsulong diyan eh. Mga kaibigan eh. So, nag-usap kami, sabi ko, o kumusta si Madam? Sabi niya, si Imelda. Sabi niya sa akin, ito yung alalay ni Imelda, yung taga sip-sip, ha? Taga bukas ng pinto, taga alalay ki sa braso ni Imelda, si Ding Diaz. Yan yung naging suspect na nakulong sa pagpatay kay dating provincial fiscal Pilisardo Lota na aking naging kaibigan. Mga kaibigan, yan ang suspect doon, nakulong yan eh. Pati tatay ko nga, dumalaw dyan eh. Yung nakulong yan eh. Oh, ngayon, ito ho, di nag-uusap kami, kinumusta ko si Imelda. Ang sabi niya, hindi ba nabalitaan na niya? Eh, paano ko mababalitaan eh? Hindi ko naman nakikita na yan. Tapos ang sabi, muntik nang namatay. Nagmuntik na, anya. O, ibig niya sabihin, muntik mamatay. Mabuti na nadala sa China, mga kaibigan. Doon daw pinagamot si Imelda no. Kung hindi raw, namatay. Oh, sipin ninyo. Kaya nire-recall ko sa inyo yung mga panahong kami nile-lecture ni Imelda, yung mga broadcaster noon, tungkol sa China. Ha? Sleeping giant. Ha? O kung ano-ano sinasabi. Oh, tapos yung geopolitics, yan, dinidiscuss ni Imelda ng 4 hanggang 5 oras sa amin. Walang pagod, hindi ka naman makatayo. Kahit nasasabog na yung pantog mo, hindi ka makaihi, ha? Bawal eh, bawal mabasto sila, di ba? Hindi ka makapagpakuha nga ng litrato nung araw eh. Ang kumukuha ng litrato ron, yung RTBM lang eh. Ha? Yung Malacanang photo, ha? Hindi ka naman bibigyan ng kopya noon. Tatago nila yun dahil baka suspek ka, di ba? May nangyari, isa ka sa iimbestigahan. No, kwento ko lang sa inyo, ha? Ang karanasan natin dyan. Huwag kayong magpapaniwala. Ang isipin ninyo, ano, makabubuti sa bayan. Yun ang nag-uudyok sa akin sa aking pagsuporta kay Vice President Robredo. Maging nung kumandidato siyang Vice President, eh. Ang kinakampanya ko sa programa ko ay Duterte Robredo. Hindi ko kinampanya lahat yan. Wala akong tiwala dyan kay Alan Peter Cayetano, kay Marcos. O di, totoo naman, di ba? Nabigyan ng pagkakataon niyang si Peter Cayetano, akala mo kung makadaldal, o nasan yung kaldero? Yung kinita sa kaldero? Ha? Yan po.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabis sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Eh kanina meron ako nakitang video. Siguro sa parting Negros yata ito. Alam ba ninyo na naglalakad ang mga tao sa Tumana, mga kaibigan? Ha? Na napakakitid, talagang taniman 'yan sa Tumana, mga kaibigan. Naglalakad ang tao, mga liblib na lugar ito. Hindi pwedeng dumaan ang sasakyan. Pinupuntahan nitong mga supporter na ito ni Vice President Lenny Robredo ang mga kabahayan para kumbinsihin sila at ipakilala sa kanila kung sino si Vice President Lenny Robredo. Wala ho sila niyan eh. Alam nyo, ang makinarya sa politika, ha, kikilos lang yan pag may pera. Ito ho, hindi. Ito mismong mga tao, ito mga volunteers, ang silang gumagastos. Ginagamit ang kahit kaunti nilang pera na kwan, minsan ibinabawas pa sa pangangailangan o makakain nila, mga kaibigan, para isuporta sa pagtakbo ni Vice President Lenny Robredo, katulad nitong nakita nating video kanina. Naglalakad sila sa Tumana, mga kaibigan. Marami sila. Ang pakay nila ay mag-house to house para kay Vice President Lenny Robredo. Oh, eh hindi ba himala yan, mga kaibigan? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Walang nang aapit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Mayor Mel Gekulea! Ang bayan ko.
ako'y punong-puno ng yaman. Akito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na